Sampong mga panaginip at ang ibig sabihin nito, part 2. Number 10, hayop. Ang pananaginip ng anumang hayop ay nirerepresenta ang pagiging konektado mo sa kalikasan at sa iyong kagustuhang makaligtas sa isang sitwasyon. Kung ikaw naman ay nanaginip na hinahabol ng mabangis na hayop, nangangahulugan ito na iyong pinipigil ang iyong emosyon ng takot o galit. Number 9, damit. Ang pananaginip ng damit ay sumisimbolo na kung paano mo gustong tingnan ka ng mga tao sa paligid. Kung iyong suot na damit sa iyong panaginip ay luma o marumi, nangangahulugan ito na ang iyong pakiramdam, ikaw ay hindi kaaya-aya o hindi maganda sa paningin ng iba. Kung sa panaginip ikaw naman ay nagpapalit ng damit, ibig sabihin ito ay ang iyong buhay ay maaaring magbago. Number 8, krus. Ang pananaginip ng krus ay depende sa iyong relihiyon. Maaaring ang ibig sabihin nito ay alinman, simbolo ng balanse, kamatayan o ng katapusan ng isang yugto ng buhay. Depende sa iyong sitwasyon ang kahulugan ng panaginip na ito. Number 7, sirang bagay. Kung ikaw ay nanaginip ng isang sirang bagay, katulad ng hindi mo madayal ang telepono o hindi mo mabasa ng tama ang oras, nangangahulugan ito ng takot o pangamba tungkol sa iyong trabaho. Number 6, demonyo. Ang pananaginip ng mga demonyo ay nangangahulugan ng emosyong maaaring nararamdaman mong dapat nang baguhin ang iyong pag-uugali. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Number 5, mga kamay. Ang pananaginip ng kamay na nakatali ay nangangahulugan na ang iyong pakiramdam ay wala kang silbi o ikay inutil. Kung ikaw naman sa iyong panaginip ay naghuhugas ng kamay, sumisimbolo ito na ikay nakukonsensya. Ang pagsusuri o pagtingin ng malapitan sa iyong kamay sa panaginip ay nangangahulugang ng pagiging matino o ikay magsisimula ng maasahan. Number 4, bahay. Ang pananaginip ng bahay ay sumisimbolo ng iyong kaisipan. Bawat silid sa iyong bahay na napanaginipan ay sumisimbolo ng iyong emosyon at ang ibig sabihin nito sa bawat alaala. Number 3, mga tao. Ang pananaginip na iba-ibang karakter o ng mga tao ay sumisimbolo sa iyong sarili sa aspetong mental. Depende kung anong karakter ng iyong napanaginipan, iyon din ay isa sa lihim na karakter ng iyong pagkatao. Number 2, ikay pumatay o pumapatay. Kung isa sa iyong panaginip na ikaw ay pumatay, sinisimbolo nito na may nais kang patayin parte ng iyong pagkatao o di kaya naman ay ang galit para sa isang tao. Number 1, bundok. Ang bundok ay sumisimbolo ng pagsubok. Kaya't kung ikaw ay nanaginip na matagumpay mong naakyat ang isang bundok, nangangahulugan lamang ito na mapapagtagumpayan mo ang isang malaking pagsubok na iyong haharapin o sa ngayon ay iyong hinaharap. Kung ikaw naman ay nasa bundok at tumatanaw ng kapatagan, ibig sabihin ito na ang buhay mo ngayon ay iyong inaaral ng walang paghusga. Ang mga interpretasyong ito ay gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon ng ating buhay. Manalig, magdasal at lahat ng problema ay ating malalagpasan. At yan ang 10 mga panaginip at ang kahulugan nito, part 2. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Maraming salamat at peace out!